virtual pasyal po tayo papuntang LU, La Union. Kayo po mga kapatid, sali po kayo sa ating discussion. Maari nyo pong i-post sa ating FB page, maging sa ating YouTube channel, Perfect Morning with Cheryl Cosim. Ano bang lugar, produkto, o anuman ang nami-miss nyo sa LU o sa La Union at bakit? Maari nyo pong i-post yan. Tatlo po ang ating pipiliin na magkakamit ng tig 1,000 pesos. Mamaya po, i-announce namin yan. And of course, present po today ang aking partner, Yusek Boy Vismonte. Yes. At kasama na natin, Yusek Boy, ikaw pagtatrabahuhin ko, ha? Ikaw ang mamangka, ha? Kasi bukas wala ka na naman, eh. Kasama natin ngayon sa kwentuhan, mula po sa DTI La Union Provincial, ang ating Provincial Director, PD Merly Membrere. Good morning, PD Merly Membrere. Perfect morning po, Ma'am Cheryl, Yusek Boy. Magandang umaga po from the beautiful town of beautiful province po ng La Union, wherein kami po yung heart ng agritourism po ng Northern Luzon for 2025. Kumusta naman ang Provincial Director ng La Union? Kumusta po kayo? Mabuti po, sir. Yun nga po, naka-mandatory quarantine po dahil so sad to say na may mga nakasalamuha po tayo na nagka-COVID. So, para po sa protection na rin po ng ating mga kliyente, mas mabuti po sigurong mag-isolate muna tayo until such time lumabas po yung ating result po ng swab test. Pero mabuti po, maayos naman po ako, sir. Maraming pong salamat. Okay. Yusek Boy. Okay. So ano ba nangyayari ngayon sa La Union? Kasi siyempre alam mo ngayon pandemic, nakakabalik na ba mga turista diyan sa inyong lugar? Yes, sir. Yusek Boy, nasa MGCQ na po tayo. Unti-unti po, lumalago na rin po yung ating turista, nakakabalik na rin po tayo. Although may mga certain health protocols po na dapat po nilang i-abide. Like nga po yung sinabi po kanina ni Ma'am Cheryl sa mga staycation po, talaga pong nire-require po ng borders yung tinatawag nating RT-PCR, dapat negative po sila at it should be conducted within 72 hours po bago po sila pumasok ng lalawigan ng La Union. And then mayroon po tayong app, mayroon pong app na pupuntahan po sila, yung tarana.gov.ph po. At doon po lahat po yung mga requirement po na kailangan nilang i-abide pagpunta po nila dito sa lalawigan po ng La Union. Pero marami na rin po, Yusek, ang talagang lumalago na rin po yung ating turista. Marami na rin po tayong pumupuntang mga local tourists dahil nga po sa mga in-open na rin po natin yung ating turismo sa ating mga turista po. Naalala ko, di ba dyan meron sa La Union yung grapes ano, na binibisita rin ng turista? Tama ba? Yes, sir. Yung po ating grape picking po, grape and guapo picking grape po sa bawang, ito po yung isa sa mga tatlo po na talagang binibisita po ng ating turista before the pandemic po. Talagang ito po. Hindi po aalis po ang turista sa La Union pag hindi po siya dumadaan ng bawang. Ang maganda po dito, Yusek Boy, dati po kasi may certain period lang po na pwedeng mamitas ng grapes. Ngayon with the technology po, tinitignan na po ng ating mga grape farmers, grape entrepreneurs, kung paano po talaga magkaroon ng all-time na grape picking. So dati po ang ating grape picking summer lang between March to May. Ngayon po tinitignan na po nila yung possibility po na talagang magkaroon po tayo ng all month na grape picking po. All year round. Yung ating grape picking. So, yun po yung mga tinitignan nating mga development po. Para at least po, pagpunta ng turista, sayang naman po nung pupunta po siya doon sa ating mga grape farm na wala pong mapipick. So, dinidevelop na po natin yun at sana po maging successful po para all year round na po yung grape picking natin dito sa lalawigan ng La Union. PD Merly, ano ba yung mga produkto pa natin yan sa La Union? Siyempre, alam naman natin na part tayo ng Ilocos, talagang sikat na sikat ang bagnet dyan. Pero alam ko, meron pa kayong ibang produkto dyan sa La Union eh. Sa ating La Union po, dito po, di ba? Alam nyo naman po, pinipilaan po yung atong halo-halo di Ilocos po, di po ba? Yung kakaiba daw po na lasa ng ating halo-halo dito sa La Union na wherein na-feature na rin po siya sa iba't ibang programa. And of course po, pag dito sa La Union, napaka
I mean, we are so proud po yung ating mga buiboy, yung mga iba't ibang kulay po ng ating buiboy para masarap daw, makulay daw po yung ating mga paglilinis. So, we have the very good buiboy o soft broom po ng San Gabriel, Bagulin, Burgos at Santol. Sir Boy, ano ba 'yun? Ano ba yung ano ba 'yan? Ano ba buiboy? So, ano ba yung buiboy? Buiboy po yun ang tawag natin sa soft broom. Ma'am Cheryl, maalala niyo kung kulay na yung kulay. Oo, yung rainbow. Kulay pa ka daw po dito ba, Ma'am Cheryl, mas masarap daw magwalis pag ganun po yung iyong ano, yung mga gagamitin. Yung binigay niyo sa akin, buiboy, buhay pa. Dinadaan ko pa rin. Kulay na walis, ano? Dito po gawa po yun, Sir Boy. And then, meron po tayo, of course, yung napaka-famous po na inabel natin sa Bangar. Yung po ngay hand-woven. Hand-woven na kumot po natin, sir, sa Bangar La Union. Di po ba? So, yung pag ginamit mo daw yun, Sir Boy, at saka pag nilabhan mo, lalo siyang nagiging soft yung ating inabel doon. Mm. Yung ating kumot doon sa Bangar. And then, sir, yung andito po kanina, yung pottery po natin, yung dito po sa San Juan. Ngayon po, Sir Boy, during the pandemic, mas lalong sumigla po yung industriya na ito dahil nga po, marami po tayo naging plantita. Oo, nga naman. Yung industriya po ng ating pottery, yung damilihan, naging sumigla po. At saka yung ating mga local tourists kasi, Ma'am Cheryl, Sir Boy, pag pumupunta doon, they form their own product. Tinuturoan po sila kung paano mag-form ng kanilang clay. So, mayroon po tayo doon. Sila po yung pwede po silang gumawa ng anong gusto po nilang produkto. Sila po yung nagmo-mold ng kanilang clay. Mayroon po tayong one. So, pwede nilang hintayin yan habang nandyan sila sa La Union. Opo. So, sila po pwede yung... Rin. So, pwede rin habang dalawa silang naghuhulma. Ah, may nakayakap sa likod. Parang yung pelikula ng ghost. Yung ghost story ng Anong Ferry. Ganun po yung... Nakapaghala tayong edad eh. Panahon natin. Yung pelikula. So, meron sila na, yung Cheryl, hindi sila nakaka-relate dyan. Ano ba yung ibig mo sabihin? Cheryl, yung ating mga weave baskets po ng Sudipe. Yes. Na nakita niyo po noon yung ating mga pepperings din po. And then, Sir Boy, pag umuwi ka ng Manila at medyo naamoy mo yung dried fish, alam mo, nasa Damortis ka na, di ba? Yung mga dried fish po natin, Ma'am Cheryl, di po ba? Very famous din po tayo doon sa dried fish po natin ng Damortis. And then, andito po yung ating mga bamboo products po ng Kaba. So, pag going to Manila po, makikita niyo po yung mga naka-display doon na mga bamboo furniture po natin, bamboo o tables, bamboo beds, andun po. Very famous po tayo doon. And then, of course po, yung base. Pag alam niyo po yung base, Sir Boy, yung sugar cane wine ng Nagilian, base, at saka yung ating base vinegar po ng Nagilian. And then, of course, yung meron na rin po tayo, sir, yung dairy, yung Carabao milk po ng Rosario. So, yun po. Maganda po yung product. Dami. Po, Boy, kasi nakipag-tie up po tayo sa DepEd at nasusuplayan po natin yung Carabao milk po na yung sinusuplay na rin po natin sa DepEd. So yung bang mga produkto na yan, makikita ba yan sa ating mga auto hub? Yes, sir. Opo. Yun nga po, Ma'am Cheryl. We also have the auto hub here in La Union wherein yung mga produkto po natin doon naka-display doon po sa physical store. And then meron na rin po tayong online store, sir, ng auto hub in response nga po sa pandemic po ngayon. Meron na rin po tayong online store po ng ating auto hub, Sir Boy. So, lahat po ng mga sinabi kong produkto, Sir Boy, makikita po natin sa ating auto hub po.